ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsimula siyang magturo sa kanila. Mapapalad ang mga diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat pagiginhawain sila. Mapapalad ang mga di marahas sapagkat mapapasa kanila ang lupain. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila. Mapapalad ang mga maawain sapagkat kaawaan sila. Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ganito rin ang pinag-usig ng mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ito ay araw ng mga buhay. Ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, katulad ng araw ng paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano, ay pangkaraniwag na tinatawag na araw ng mga patay. Ngunit tama nga bang tawagin natin itong araw ng mga patay? Pinatutunayan ng ating mga pagbasa ngayon na hindi patay ang mga banal. Napagtagumpayan nila ang kamatayan at buhay sila sa piling ng Diyos. Sila ang mga binabanggit sa ating unang pagbasa. May nakita akong di mabilang na makapal na tao mula sa lahat ng bansa, tribo, bayan at wika. Ang mapapalad na mababasa natin sa Ebanghelyo ngayon, ang susi upang tunay tayong makihati sa kagalakan ng mga banal. Sapagkat ang mga katangiang binabanggit sa ang mapapalad, mga katangiang nakikita natin sa mga banal, ay mismong mga katangian ni Jesus na siyang huwaran ng ganap na kabanalan ng mga mapapalad. Ipinapakita ng mga mapapalad ang nakakubling katauhan ni Jesus. Si Jesus ang Aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, ang nahahapis, ang mapagpakumbaba, ang nagmimiting makatupad sa kalooban ng Ama, ang mahabagin, ang may malinis na puso, ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo at ang inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo magiging tunay na mapalad, magiging tunay na banal. Banal kung wala tayong kaugnayan kay Jesus. Ito ang kahulugan ng mga taong nakadamit na puti at may hawak na palaspas na mababasa sa aklat ng pahayag. Galing sa matinding pag-uusig ang mga ito, naglaba at nagpaputi sila ng kanilang mga damit sa dugo ng kordero. Ang kabanalan ay hindi lamang ang pagsasumikap nating sumunod sa yapak ni Jesus at ng kanyang mga banal. Ang kabanalan, unang-una sa lahat, ay kaloob ng Diyos. Ito ang naisabihin ni Juan sa kanyang unang kalatas. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ang Diyos ang nagpapabanal at humihirang sa atin bilang kanyang mga anak. Ang dakilang kapistahang ginugunita natin ngayon ay araw ng pagsasaya para sa tagumpay na tinatamasa ng mga banal sa kalangitan. Ngunit higit sa lahat, ang araw na ito ay pagpapaalala sa atin hinggil sa tunay nating hangarin. Ayon kay San Bernardino, hindi na kailangan ng mga santo na parangalan natin sila. At ang ating pagdedebosyon ay hindi nakadaragdag sa tinatamasa nila ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, tuwing maaalala ko sila,
nakararamdam ako ng marubdob at matinding pagnanais na tularan sila. Ang araw na ito ay hindi araw ng patay. Ito ay araw ng mga tunay na buhay. Buhay sa kabanalan.